Hello, boss babes and bosses out there. So for those who are aspiring social media managers, you might be asking, paano namin ginagawa yung pagpapublish ng content sa social media na consistent? If online ba talaga kami niyan always na mag-post? No, we are not online. We are using a social media scheduling tool para mapublish siya kahit hindi kami online. If you want to learn more, what are the scheduling tools that we are using sa mga social media apps namin to consistently upload content, then keep on watching. So before I'm going to dive in with the scheduling tools, no, I want to share with you first the flow na ginagawa namin sa Bossa PH and yung flow na ginagawa ko sa client ko. So let's start first with the Bossa PH. So yung Bossa PH na page natin and yung mga sa LinkedIn, Instagram, Facebook, yung group natin, before, ang nagra-run yan or nagra-create ng mga content is yung mga interns. When I say interns, ito yung mga aspiring pa or mga newbie pa sa social media management. Ngayon, wala pa tayong interns, that's why si Cez muna yung nagra-create ng content natin for all of those platforms. So I would really like to thank Cez and the interns who run the page before. So thank you so much. You are really doing great. Ang ganda ng mga content natin sa social media and ang dami-dami niyong natutulungan na iba. Hindi lang ako, pero lahat ng nagfa-follow sa mga accounts natin. Yung flow namin before with the interns, we are using Airtable. Doon ko ni-check yung ginagawa nila ng content. Naggagawa sila ng content in advance para ma-check ko before siya mapa. And then, ngayon, si Cez gumagawa siya ng content for the whole month na. Tapos, sinicheck ko once lang. Tapos, ginagamit niya is Canva for the graphics. And then, yung mga caption niya, nilalagay niya yun doon sa slides with the graphics and with the link para mas madali kong i-check. Tapos, doon ako nagko-comment sa slides kung meron ba akong ipa-change sa caption or meron ba akong ipa-change sa graphics. So, it's a really easy process for us na ganun yung gawin. So, I'm gonna share with you kung ano yung ginagawa ni Cez na pinapa-check niya sa akin. So, this one, ito yung content namin for January. Basically, ito yung parang format na mangyayari sa Instagram namin. And then, ito yung presentation niya. Dito niya nilalagay yung graphics na ginagawa niya. And then, sa gilid naman, dito yung caption. And then, if ever, carousel link siya, mayroon siyang binibigay na link para makita ko yung ibang images. So, eto lang. Tapos, for example, I don't like the caption or meron akong gustong ipa-change. Nira-right-click ko lang siya. Tapos, I will add comment here like, I can tag her at Cez. And then, hey, Cez, love this. But I want to tweak the caption. Can we make it blah 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 blah. Tapos click ko lang tong assign kay Cez, tapos assign. So I will not click assign kasi ma-notify siya na nag-comment na naman ako nito, which is no need na kasi na-upload na to and everything is good already. Most of the time, wala naman akong pinapa-change talaga. Even sa image, gusto ko na yung image ng style niya. So, parang nakuha niya na yung vibe ko when it comes to the graphics and when it comes to parang tone of voice sa paggawa ng caption. So, ayun, wala na akong masyadong pinapa-change sa kanya. So, ayun, mas madali talaga yung process namin ngayon. And maybe you can also follow that one. And kung gusto niyo malaman kung ano yung process namin with the interns before when it comes to creating content, yung pag-create nila, paano ko chine-check, yung mga ganun, you can check out this video here. Paano namin ginamit yung Airtable for content creation. For my clients naman, ginagamit ko yung Airtable for content creation. Yan yung flow namin when creating a content. But before that, make sure ha, na meron kayong fina-follow na content calendar. Ang content calendar, it's a monthly overview kung ano yung mga topic na i-discuss nyo for the whole month sa social media accounts nyo. It's very important kasi makikita mo dun yung parang pagkakasunod-sunod ng mga topics for
or your social media accounts. Kasi sometimes merong topic na iba yung series mo dapat eh. Kasi hindi to pwedeng mauna na topic kaysa sa ganito. So by doing those content calendar, mas magkakaroon ka ng overview na, uy, malito na schedule. Kasi dapat mas nauuna to sa ganito na topic. That's why I also love our process ngayon ni Ses. Kasi by whole month niyang ginagawa yung content. At nakikita ko type of content and type of topic niya na ginagawa every month. Si Ses na yung bahala sa lahat ng content topic and I'm just going to check the graphics and the caption. And then sometimes, nag-change lang ako ng content sa caption for a little bit of improvement. And sometimes, when I message ko siya or nilalagyan ko ng comment yung graphics, kung ano yung gusto kong ma-change or what. I'm just letting Ses do her work na, okay, kung sa tingin mo, mas okay yan, go, let's do that. Yung parang ganun. Again, sometimes sa clients din, meron din silang gusto din nalang masunod sila. Meron akong mga clients na ganun na may specific talaga sila na topic, na gusto nilang matakal. It's just really up to the client na ma-onboard nyo. And so far sa aking client, it's just also, hindi din siya ganun ka-stricto. So ako lang din yung gumagawa ng content calendar namin. And then ako lang din yung gumagawa ng content. Sometimes nga hindi niya na chine-check yung mga ginagawa ko. And schedule ko na lang tapos publish. So, ayan lang yung flow. Again, first, kailangan may content calendar ka na so that it's easier for you to create a content. Kasi yung content calendar, meron na doon naka-indicate na category and topic for each content na kailangan mo gawin. The next one is the creation of content na talaga. It's pure text. Sometimes text with graphics. Sometimes text with a clip, sometimes text with GIF, yung mga ganun, a poll, nag-a-ask kayo ng mga questions, yung mga ganun. So it just really depends sa content nyo na nilagay nyo sa content calendar. And then after content creation, isasend niya yung draft sa client nyo. And then i-check yun ni client kung approve sa kanya, good na for scheduling. Pero kung hindi pa approve sa kanya, meron pa siyang ipapa-change. Change yun muna and then ask again for approval kung okay na. Tsaka nyo siya i-schedule sa scheduling tool nyo. So, yun yung flow ng pag-create ng content to scheduling to publishing. So now, I'm gonna share with you what are the scheduling tools na ginagamit namin. So for Facebook and Instagram, we are using Business Creator Studio. And then for LinkedIn, we are using Hootsuite. For community sa YouTube natin, we are using the main channel pag-schedule. So we are just using the YouTube directly for the YouTube channel. So for Pinterest naman, actually, ang Bossa PH, walang Pinterest. Like, I'm just managing it sa akin personal talaga kasi hindi siya part talaga ng marketing plan. But you can follow me if you want. Britsui, you can research Britsui. I'm using Tailwind for my clients kasi maganda yung Tailwinds kasi you can join Tailwind tribes. You can share your content there. And mas malaki yung reach compared yung sa wala kang sasalihan na tribe. I've also tried using Buffer for my clients. I'm using Planoly before for my personal account. And then later.com. Later and Planoly are really known for Instagram kasi pwede mong makita talaga na naka-grid siya na parang Instagram. So, yeah, ayan yung mga scheduling tools na ginagamit namin. Comment below kung ano yung tutorial na gusto niyo na ituro ko for the scheduling tools. Maybe you want me to teach how to use Hootsuite. Maybe you want me to teach you how to use Creator Studio, how you are going to connect your social media accounts, mga scheduling apps or scheduling tools yung mga ganun. Just comment it below because I'm gonna create one for you if you really need it. So the other question pa that I always get from you guys is paano daw magkaroon ng access sa accounting client para mag-post doon. So kung wala pa talaga silang scheduling app na ginagamit, kasi kung meron na kasi silang scheduling app, pwedeng sila na yung magko-connect directly sa mga social media apps nila doon tapos bibigyan na lang kayo ng credentials or login details for that scheduling app. So for example, let's say from scratch talaga si client, wala siyang scheduling tools, hindi nga niya alam kung ano yung scheduling tools, hindi niya alam kung paano magbigay ng credentials or login details sa inyo yung mga ganun. So I would highly recommend that you download LastPass
or Dashlane, your client should also download that para makashare siya ng password sa inyo na hindi mo malalaman kung ano talaga yung password niya. If you still want more in-depth tutorial on how to use the LastPass, just let me know. Comment again below LastPass or Dashlane. These are the apps and tools na pwede natin gamitin to share passwords na mas secure kasi hindi nila malalaman ang password pero makakalagin pa rin sila sa Facebook natin, sa Instagram natin, at sa kahit anong platform. So, I would highly recommend LastPass kasi yan yung ginagamit ko and ng team ko and for my clients din. Pero meron akong isang client na Dashlane yung ginagamit niya. So, nag-adjust din ako. Nag-create din ako ng account for Dashlane. But mainly, ang ginagamit ko talaga is LastPass. And then another question that I always get when it comes to posting, scheduling is that when is the best time to post and ano yung frequency in posting? So, ito yung masasabi ko. When it comes to scheduling or what is the best time to publish a post? Kung matagal na yung account niya ni client sa social media, meron na yan siyang analytics. So, based from that analytics, kung when ka magsa-start or when ka magpa-publish ng post. Pero let's say from start talaga si client, like ikaw pala talaga yung magsa-start or ikaw pa lang talaga yung gagawa sa page niya or sa account niya. What you can do is that you can research sa Google kung anong oras always active yung mga audience mo. Like for example, your target audience is United States of America. So you can Google that one and best time to post on Instagram for US audience. So, kadalasan meron yung mga content, yung Sprout Social, yung Buffer, yung mga ganun. Meron yan silang nilalagay or pinapublish from time to time. What is the best time to publish for each platform? For Instagram, for Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, yung mga ganun. Meron yan siya. So, you can start from that. The second thing that you can do, which is, ito yung ginagawa ko. Common sense lang. Parang sa common sense ko lang. Like, so everyday, most of the people, siguro hindi lahat, no? For most of the people, ang unang-una talagang tinitingnan pagising nila is social media. So, anong oras always nagigising yung mga tao? Yan yung first time post sa isang araw. Ang next ko na best time to post is kailan yung break? For example, magla-lunch break. While nagla-launch, di ba, always din tayong nagbabrowse ng content sa social media. So, maybe that's also a good time na mag-publish ng content, right? The other time naman is yung nagka-uwi na sila sa bahay, so mga around 6 p.m. to 7 p.m., 8 p.m., yung mga ganun. Yun yung mga pang-trial ko na time, mga around 7 to 8 a.m., and then 12 to 1, and then 6 to 8. So, mag-try ako magpo-post ng mga ganun na mga times. For example, here sa Philippines, ganyan. Pero kung sa US naman, just the same, yung pagising nila, pag-break nila, and then sa gabi, yung ganun din na time. But of course, iba tayo ng time zone. So, ibibase ko din yung time zone sa US, yung ganun. After that, after doing that mga for at least a week or two, iti-check ko yung analytics kung ano talaga yung best. Kung sa analytics, ang sinabi doon na, no, the best time to post is 2 to 4pm, then I will adjust my post na 2 to 4pm. Hindi na yung 12 to 1. Yan lang yung mga trial times ko. Especially if wala pa talagang activity sa account ng client. So, hopefully, that will also help you to kickstart. Especially if from scratch talaga yung client yun. So, for the frequency of post naman, it depends kung ano yung kaya mo na consistent ka. So, for example, for Facebook, maybe you can upload at least thrice sa account mo sa Facebook. Pero kung kaya mo namang maging consistent kahit daily, then you can do that. And then the same then sa Instagram. Kung kaya mo maging consistent every day, then go do it. Pero kung hindi mo kaya, sige, let's say every Tuesday sa whole year, mag-post ka, then that's good. Kasi we are about consistency here. And then the quality of the post. So, kasi parang wala ding mangyayari if ever you want to be consistent in a daily posting, right? Yes, it can help you grow your account. But make sure lang talaga na kahit daily ka mag-post, make sure the quality of the content that you are publishing is still good. Hindi yung parang naging mediocre na lang kasi always kang nag-ano. Tapos, ah, bahala to. Just push it. Just publish it. Yung parang yun. So, the important here is the quality of your post and then the consistency. Just make sure that your content is maybe siguro entertaining or let's say informative para merong makuha na education or merong makuha
kuha na information, yung mga viewers mo sa you are touching their emotional aspects, like super happy sila or, you know, super sad sila sa video mo or sa content na nilagay mo or na-touch ba sila sa sharing mo, yung mga ganun. Just make sure that you can create consistent quality content, and then it doesn't matter kung ilang beses sa isang araw or ilang beses sa isang week ka mag-publish ng content sa social media accounts mo or sa social media accounts ng client mo. So, if you want a spreadsheet na nakalagay na doon, kung ano yung mga social media scheduling tools, ano yung pwede nilang mag-cater ng mga platforms, ano yung mga free plans nila, if you want to grab that spreadsheet, just click the link below para makita nyo kung ano yung mga social media scheduling tools na bagay sa business ninyo or bagay sa business ng client ninyo. Hopefully, this video helps you get clear kung ano talaga yung process, flow, kung ano talaga yung best scheduling tools na para sa iyo. Don't forget to comment sa baba kung ano yung gusto niyo na tutorial para sa mga scheduling tools. But for sure, I'm going to teach you how to use Hootsuite, Creator Studio, Buffer, and the Canva Pro scheduling tool. So if you want to learn how to use those scheduling tools, definitely subscribe to our channel and click the like button. And please, please don't forget to comment below kung ano pa yung gusto niyo na content and the likes. So before I'm going to end this video, I would like to flex the works of my boss babes and bosses inside my group. Check this out! If you want to join our Facebook group, just research I'm Ready. It's a Boss Up by Brooke Sui, and don't forget to like our Facebook page and follow us on our Instagram accounts at Brooke Sui and at Boss Up PH. Hope to see you guys on my next one. Bye!